Sabi nila, traveling helps you find yourself. Tama naman. Iba pa rin pala ang level ng find yourself when you are traveling in your own home. It doesn't just help you find yourself, but somewhat teaches you a deeper understanding about you. Yan na yan talaga ang na-realize ko when I traveled San Nicolas, especially the history side. San Nicolas? The little Baguio of Pangasinan? Oo, alam mo ba natirahan pala ito ng iba't ibang indigenous tribes? Balay na San Nicolas sa Pangasinan, Iliti San Nicolas sa Ilocano. Ito ang bayan ng San Nicolas na mula pa sa 16th century ay naging tirahan na ng mga indigenous people. Naging tahanan din ng mga misyonaryong Agpay or Agustinian taong 1625 at mga misyonaryong Dominican ng San Jose taong 1732. 18th century nagsimula itong tirahan ng mga pamilyang Ilocano at maging mga Cordilleran. Sa 1,736 talampakang mataas na bundok, matatagpuan ang bayan ng San Nicolas. Singtaas nito ang mga pangarap ng mga residente sa pag-unlad ng buhay at ang buong pamayanan. Uy, you tell me more about San Nicolas. Let's tell them more about that. Samahan niyo ako, Frank, ang inyong travel heartthrob. At Yana, ang inyong jolly traveler. Samahan niyo kaming tuklasin ang mga kwento ng napakaganda naming lalawigan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyala. Kumasyal sa Pangasinan, malikan ang lahat na pagpasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Alam mo yan, tunay na relaxation with nature ang handog sa atin ng bayan ng San Nicolas. Anong unang naiisip natin kapag nababanggit ang San Nicolas, Pangasinan? Tama kayo dyan, ang Malico Road. Kaya't ano pang hinihintay natin? Umpisahan na ang biyaheng San Nicolas. Malico has an elevation of 1,675 meters above sea level, higher than Baguio City's 1,407 meters above sea level. Kumpara sa Baguio City, ang Malico ay may 1,618 hectares na 1/4 lamang ng 5,750 hectares ng Baguio. Panahon, trail muna yung daanan ng tao pababa sa may papuntang Pangasinan. Nung after World War II, siyempre may kalsada na noon na nagiging kalsada na. So, halos kung mapapansin nyo, sir, yung mga kalsada natin ngayon is liko-liko. Kaya nga, noon na talagang liko-liko ang daan, kaya nga pinangalan ng Malico. 2017 na nag-umpisa itong kalsada natin. So, nung 2020, medyo makakadaan na yung sasakyan, pero hindi muna siya simentado. Rough road. Ang pangalan po na dati ng trail natin is William Verde Trail po. Nag-umpisa ng may mga dayo na turista na pumupunta dito sa Malico, sir. Isa po siguro, sir, yung itong klima natin. Kasi doon sa baba talagang mainit. Pag andito ka na, medyo iba yung ramdam mo sa lamig. Medyo kahit kagaya ngayon, anong oras na, medyo malamig pa rin ang simoy ng hangin. Tinatawag din po siyang Little Baguio kasi sa Baguio noon, talagang ganito yata yung itsura ng Baguio noon. At saka, pero ang Baguio ngayon, medyo mainit na.
Kaya nga itong Barangay Malico parang Bagyo kasi, kaya tinatawag nilang Little Bagyo. Tigarito sa Malico is galing po sa Tinog. At saka ang kwan nila, ang tribo namin talaga, Kalanguya. Yun yung halos tribo ng Tigarito sa Barangay Malico. Halos pare-parehas iisang ano lang, iisang tribo, Kalanguya. Halos sa 90%. Hanggang ngayon talagang tuloy-tuloy talaga yung aming kultura. Halimbawa, may nagpa-okasyon na isa, tulong-tulong parang iisa talaga ang namin. Malapit na tayo sa sentro ng Barangay Malico at pwede tayong mag-stop over dito para makapag-take ng picture at video. At sa likuran ko naman, makikita ang Mount Caraballo. Ang panahon kasi dito, sir, mag-umpisa sa September hanggang January, medyo mahangin. So, ang mag-umpisa rin sa February, March, yung medyo maganda na ang panahon. So, mga March, ganun, mag-umpisa ng maraming turistang pumupunta dito, sir. Bago marating ang sentro ng Barangay Malico, ay maaari ding dumaan sa Mangilit Tindaan Historical Nature Park, kung saan makikita ang historical tank na tinatawag na Sherman Tank na mula pa noong World War II. Sa halagang 30 pesos para sa edad 7 years old and above, 15 pesos para naman sa edad 4 to 6 years old. Maaari mo nang bisitahin ang historical object na Sherman Tank, plus pwede ka ring mag-picnic, overnight, camping at mag-bonfire dito. Pinapaalala lang ang Clay Go or Clean As You Go at no vaping at smoking policy habang nasa loob ng parke. Ano naman, masaya. Sobrang saya. Kasi maganda yung paligid at saka malinis po siya. First time ko po dito sa part na to, Malico, part of Malico, Pangasinan. Sobrang ganda. Malamig din po siya, na parang Bagyo. Sa PMA is mayroon po siyang mga tangke doon. Dito rin po is mayroon. So, try nyo po dito. Sa mga nagbabalak bumisita sa Mangilit Tindaan Historical Nature Park, tandaang planuhin ang pagbisita dahil nakadepende sa panahon ang pagbubukas sa araw ng Lunes at Martes. Pero sigurado namang makakapasyal ka dito mula Miyerkules hanggang Linggo. Mamamangha ka at tiyak na mapapakalma sa tanawing makikita sa view deck ng Malico. Nandito na tayo ngayon sa Summer Capital of Pangasinan, ang Barangay Malico. At nandito tayo sa kauna-unahang coffee shop sa Barangay Malico. Ano, kape tayo? Ang coffee shop na to ay isang honest tea coffee shop. So tayo ang magbabayad, tayo din ang kukuha ng sukle. At of course, dapat tatandaan natin na clean as you go. So huwag tayo mag-iwan ng kalat. Kapag naabutan ng mga isang gabi, huwag kayong mag-alala dahil 24 hours tong store na to.
Isa pa sa mga dinadayo dito sa Barangay Maliko ang Japanese Shrine na itinayo upang bigyang parangal at pag-alala ang mga Pilipino, Hapon at American soldiers na nag-alay ng kanilang buhay noong World War II. Akala nyo sa La Trinidad lang merong strawberry? Pwes, nagkakamali kayo. Meron din yan dito sa Barangay Maliko at samahan nyo kong tikman kung gaano katamis ang strawberry nila dito. Tara! Nagaya po yung bunso ko. Meron po palang mas malapit na pagpipikingan po ng strawberry. Mas malapit po sa amin kaysa Baguio. Place po is parang maluwag po, hindi masikip yung pagitan. Masarap daw po sabi. Sabi po nila. Ano po, tuwang-tuwa po. Sobrang ano, parang ano po kasi sa kanya, wish granted po. Kasi yan po ang hiling po niya na makapunta po dito. Kaya tuwang-tuwa po siya. Sa halagang 20 pesos na entrance fee at 400 pesos per kilo, makaka-unli picking ka na dito sa strawberry farm ng Maliko na mayahalin tulad sa strawberry farm ng Benguet. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Barangay Maliko. Sarap! Aside from strawberry, sila ay mayroon ding highland crops tulad ng cauliflower, broccoli, carrots, lubyas, yakon, cabbage, lettuce, gabi, at patatas na kanila ding tinitinda dito. Magmula nung mga marami ng umaakyat mga turista, medyo malaking tulong para sa mga taga rito sa Maliko. Kasi yung mga gulay nila, dito na sila binibinta. Dito sa may gilid mismo ng kalsada, halimbawa ngayon, marami kang makikita mga motorista na pumupunta dito sa aming barangay. Kaya parang kung tinitingnan mo, masaya yung pakiramdam at saka nakakatulong pa sila sa mga kwan dito sa kabarangay namin, sir. Ilang taon na ako ngayon, nung bata pa ako, mahirap talaga ang buhay dito. Kaya yung mga gulay namin, halimbawa yung mga kamote, ibababa namin sa bayan. At halos walang kalsada, talagang trail talaga. Maglakad ka talaga, tapos may bubuhatin mo yung gulay mo. Tapos hindi kagaya ngayon na may kalsada na tayo, medyo malaking tulong talaga sa ating mga kabarangay dito po sa Maliko. Hindi sila magbuhat ng kanilang gulay. May kanya-kanyang service pa na maganda ang kalsada na natin. Nandito na tayo sa Agpay Eco Park sa San Felipe East. Excited na ako. Tara, pasyalan natin. Pagpasok natin sa Agpay Eco Park is makikita agad natin ang registration booth kung saan magbabayad tayo ng entrance fee. For our residential naman sa San Nicolas is magbabayad tayo ng 20 pesos for entrance fee. Environmental fee is 10 pesos. For non-residents of San Nicolas naman is 30 pesos for entrance fee and 20 pesos for environmental fee. Sa katabi naman nito is meron tayong Pasulubong Center. So sa Pasulubong meron tayong strawberry made from Maliko and may mga pinagmamalaki din silang tote bag na design by the digital artist student from San Nicolas. Para hindi tayo mawala, puntahan natin ang Agpay Eco Park Guide Map. Sa Agpay Eco Park Guide Map is meron tayong 10 different location na po pwede nating puntahan at alam nyo ba na 7 hectares ang Agpay Eco Park? Kaya hindi tayo magsasawa at hindi tayo mabubore dahil sobrang laki nito. Ano?
Excited na ba kayo? Tara, puntahan natin! Upang mapanatili ang Agpay Eco Park, handang i-discuss ng mga staff dito ang mga rules and regulation na dapat tandaan habang nasa loob ng Eco Park. Agpay Eco Park was built in the early 1960s po. Tapos nag-start po siya to accommodate visitors 1970s po. Nag-operate na po siya then and nung 2019 lang po, dun lang po siya na start na i-reconstruct, rebuild kasi po syempre po previous generations po ay hindi pa po siya na-maintain masyado kaya nung upo na po si Mayor Alice, dun po nag-start po ang renovation. Kaya marami na pong nagbago sa place, meron na po tayong swimming pool at marami pa pong attractions. At meron pa po ongoing na mga infrastructures, amenities na dinadagdag po dito sa Eco Park. Yes po, nung nag-open pong Eco Park ng December 9, last year, 2023, ay marami po talagang pumupunta. Nasa 2,000 po ang estimated, more than 2,000 po ang estimation po ng visitors po natin. Ang aabangan po natin, magkakaroon po tayo ng airsoft playground po, archery, tsaka may zorp ball po beside po ng ating fish pond. Sa halagang 30 to 50 pesos, ang Agpay Eco Park ay maaaring gawing my weekend getaway place. Dahil napakadaming pwedeng gawin tulad ng swimming, trekking, hiking, at mag-picnic. Sa tanawin pa lamang, tiyak masusulit mo ang araw mo dito. Ang Agpay Eco Park is nag-o-offer din ng mini mountain trekking para sa mga nagsisimulang mag-hiking and trekking, ito ang right spot for you. Taga Kabitnungan po kami. Totally po, nag-celebrate po kami ng graduation po kasi nung pinsan ko. Ngayon, gusto po namin celebrate kasi with honor po siya. Ngayon, gusto po namin dito kasi fresh air tapos masaya kasi family bonding. Yan. Kasi mas masaya po dito. Mas free po kami na express yung bawat isa sa amin na mag-friends. Kasi minsan lang po mangyari sa buhay namin to kasi nga graduating na din po kami. Inaalam po namin yung time namin sa isa't isa. Maganda po yung mga places na pwede yung pagpicturan, ganun po. Marami na po kami napuntang mga resort, pero nakita namin na maganda, malilim, malinis. Kung makikita mo, talagang ang dami ng improvement talaga nitong Agpay. Ang dami naming planong pupunta, magbanding-banding. Pero ngayon lang natupad yung banding namin. Hindi lang 1 year, hindi lang 2 years. Almost 5 years yata na plano na magbanding-banding kami. At dito ang napili talaga namin. Sa halagang 100 to 150 pesos na arkila ng tricycle, mararating mo na ang napakagandang lugar na ito mula sa town proper. 25 to 30 minutes lang na biyahe, siguradong matutuwa ka sa madadatnan mo. Para sa mga ayaw naman sa man-made pool, meron tayong natural pool na malapit sa Picnic Grove. Na usually ang mga naliligo rito is mga locals from San Nicolas. Paalala lang po sa mga nakainom is bawal po tayong lumusong at sa mga dalang bata naman po is bantayan po natin silang mabuti. And lastly, strictly no diving. Wow! Tamang-tama talaga dito kapag kasama mo yung family mo, gusto nyo kayo mag-bonding is makakapag-relax kayo mabuti dito. Tapos pwede kayo magdala ng mga kumot or towel dito, ilapag nyo lang. May mga pagkain lang dyan is tamang-tama na makakapag-relax na kayo. Grabe ang lalaki ng mga puno. Natural-natural talaga mga payong. Hindi nyo na kailangan magdala ng payong. Napakalamig dito. Ito naman yung pinaka-hagdan nila dito. So kapag gusto nyo mag-exercise habang nagpapawala ng stress, pwedeng-pwede ito.
I think mga around 100 steps ata ito. Pero sobrang ganda. 'Di ba? Double benefits 'to, nawawala na 'yung stress mo. Nakapag-exercise ka pa. So baka maging fit ka dito. Tapos hindi mo na kailangan pang mag-isip na iitim ka kasi sobrang tataas ng mga puno. Kita niyo mga puno? Nagsiserve kasi yan sa shield niyo sa araw natin. Wow. Nakakapagod siya pero worth it. Worth it ang view. Overall, 10 out of 10 ang hagdan nila. Ganda. Handang-handa din ang Agpay Eco Park bilang ideal place for occasions na kukumpleto sa special day nyo. Laking tulong yung taga-barangay namin, yung nakakabinta sila ng mga produkto nila. Lalong-lalo na yung mga kabarangay namin, nabigyan sila ng hanap buhay, nagtatrabaho dito sila sa loob ng Eco Park. Well, hello everyone! I am inviting you all to visit Eco Park because this is the right place for you to relax with your family, friends, and everyone. And I hope you go here and enjoy. Para sa mga plano na drawing noon na pamilya at barkada, siguradong matutuloy na yan dahil merong Agpay Eco Park dito sa San Nicolas, Pangasinan. This is the best place for you to unwind, relax, and reconnect. Wow! Ang ganda naman pala dyan sa San Nicolas. But when it comes to history, ang isa sa paborito ko naman ay sa kung paano nagsimula ang aming bayan ng Balungaw at kung paano naging parte ang simbahan sa aming komunidad. Ang Balungaw ay may lawak na 7,325 hectares at nasa may timog silangan ng probinsya ng Pangasinan. Ang Balungaw po ay galing sa salitang lungaw ng Nueva Ecija na ang ibig sabihin ay bell shape. Kung makikita po natin yung bundok po dito sa bayan, pinangalanan po ng mga Nueva Ecija na Balungaw dahil po siya ay hugis na bell shape po. Kung mapapansin po natin sa Nueva Ecija, may mga lugar po tayong ang pangalan ay Minalungaw, Balbalungaw, yun po. Then later on po naging parte ng Pangasinan ang bayan po natin at nagkaroon po siya ng kwento na Balunugaw, which ang ibig sabihin po ay young widow, at naging ang pronunciation po later on ay Balungaw. Maraming pinagdaanan ang Balungaw bago ito naging bayan. Noong 1840, naging baryo ito ng Lupao, Nueva Ecija, at noong 1843, nang naging bayan ang Umingan, nailipat ito bilang baryo ng Umingan. Nailipat din ito bilang baryo ng Kuyapo sa Nueva Ecija at noong 1853, naging baryo ito ng Rosales. Pero noong 1876, naging sapat na ang number ng inhabitants dito sa bayan ng Balungaw, kaya ito ay na-establish na bilang isang munisipyo. However, noong 1904 to 1906, nagkaroon ng setback ang bayan ng Balungaw, kaya ito ay naibalik na baryo ng Rosales. After that, 1907, bumalik bilang munisipyo ang bayan ng Balungaw, and since then, patuloy na ang pag-unlad nito. Ayon sa mga nabubuhay pang centenario, mula pa sa San Fabian, Pangasinan at ibang parte ng Ilocos Region ang mga naunang nanirahan sa bayan ng Balungaw. Ang mga ito ay naghahanap ng lugar kung saan maaaring manatili at nahanapan nga ang maliit na bayan ng Balungaw. Dahil sa kasaganaan ng agricultural resources dito, maraming mga Ilocano ang nanatili sa bayan, kaya 90% sa populasyon ay mga Ilocano. Sa pagkakaroon nito ng sariling pagkakakilanlan, ang bayan ay nagpatayo din ng simbahang Katoliko na siyang naging sentro ng pananampalataya ng mga Balungueños.
Bago pa man maging St. Joseph Parish ang simbahan dito, ito muna ay nakilala bilang San Julian noong 1940s. Bali, yung simbahan po namin, isa po siya sa mga nailista po namin as a local cultural property ng Balungaw. Although the ownership is coming from the Roman Catholic Church, naging part po siya ng kultura ng Balungaw. So karamihan kasi ng mga event and mga cultures na nagagawa ay pinamumunuan ng ating simbahan. During Holy Week, nagkakaroon sila ng Station of the Cross na kung saan yung Station of the Cross nila ay live station papunta po rito sa Mount Balungaw. Yun po yung way nila. Ang Roman Catholic Church ng Balungaw, dati ang pangalan niya ay San Julian. 1940s ang pangalan niya San Julian. Naging St. Joseph Parish ang Balungaw, which is celebrated on March 19. So sinasabay na po doon sa talagang piyesta ng bayan ng Balungaw. Sineselebrate ang kapistahan ni St. Joseph being the husband Mary on March 19. Noon itong simbahan, simple lang itong simbahan as a old model, pero yung old structure, now as time passed by, maraming parish priest na nag-attempt na baguhin o pagandahin ang simbahang ito. During Holy Week, people would come to this parish kasi maraming mga devotees din, mga sinasabing Josephine, Josephinas, Josephinos, devotees of St. Joseph. And unti-unting na babago rin ang outlook ng mga tao, especially in terms of their spiritual life, na bibigyan ng saysay ang kanilang pagiging Katoliko. Iba ang dalang biyaya ng mga simbahan sa bawat bumibisita. Bukod sa pananampalataya, kasamang maiuuwi ang mga kwento ng kasaysayan tungkol sa isang bayan. I'm loving this conversation na, pero kung usapang relaxation naman, ano ang pinakapaborito mong spot yan? Ako? Tuklasin natin yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one.
Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Teres Pugola Union, live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Our dear Pangasinan really has a lot of tourist sites na ang hatid ay kapayapaan at katahimikan. Pero dahil adventure is somewhat my kind of relaxation, isa sa mga paborito ko ay itong Mount Balungaw Hilltop Adventure. Uy, parang may naalala ko dyan. For the run! Uy, mali! Ganto yan! For the run! For the run daw! Ngayong nakilala na natin ang bayan ng Balungaw, it's time for an adventure! Samahan niyo ako dito sa Balungaw Hilltop Adventure. Excited na akong matry ang mga activities nila. Tara! Tara! For the run! Run! Within 8 to 10 minutes na tricycle ride mula sa town proper for only 100 pesos na arkila, mararating na ang Mount Balungaw Hilltop Adventure. Bukas ito araw-araw from 5 a.m. to 5 p.m. para sa day tour. May entrance fee na 100 pesos para sa adults, 50 pesos sa kids na 4 feet and below at 80 pesos naman sa mga senior citizens. Para ma-enjoy ang day tour, may mga steel shed na 400 pesos sa small shed and 800 pesos naman sa big shed. Yung Balungaw Hilltop Adventure came about yung year 2010 para dagsain ang Mount Balungaw Hot and Cold Spring Resort. Idea nila magkaroon ng outdoor extreme adventure activities. Extreme outdoor activities na nilagay, yung una is yung 620 meters na zip line. And then kasama niya ang ating yung ATV. Para sa mga nais namang mag-overnight, 2,000 pesos ang kanilang rooms na good for 2 at additional 600 pesos naman for extra person. May free breakfast na yan! Handa din ang Mount Balungaw Hilltop Adventure na mag-accommodate ng events. Dito sa Balungaw Hilltop Adventure, may mga activities po tayo ng hiking, trekking. We have also the bird watching. At syempre, yung kasunod ng 620 meters na zipline, meron din po kaming 1.4 kilometer zipline po na isa sa mga pinakamahaba dito sa Luzon. Thrill seeker ka ba? 40 minutes na hiking, kakayanin mo kaya? Dahil dito sa Mount Balungaw Hilltop Adventure, may in-offer silang hiking sa Amamutil Trail. At magsisimula yan dito.
Karamihan ng mga bumibisita rito is talagang hanap nila yung ating hot spring. Kasi itong hot spring ay isang sulfuric po siya, believed to be medicinal. So karamihan ay mga senior citizen ang maraming nagbababa dyan. Usually, araw-araw nandyan sila para sa kanilang mga rayuma at other illnesses. Pero sa ating mga kabataan, ang hot spring po maganda po sa ating mga kutis. Yung hot spring, kasi ang Mount Balungaw is believed to be volcanic po siya. As of now, nakategorize siya ng ating volcanologist na isa siyang dormant volcano. So, nanggagaling siya mismo dito sa loob, paana ng bundok. Dumalabas po siya at doon po, ginawan po natin siya ng jacuzzi type na pwedeng magbabad ang mga tao. Alam niyo ba na nagstay si Apolinario Mabini dito sa Balungaw for more than a month? At nagbabad siya mismo dito sa hot spring ng Balungaw? Huwag padalos-dalos dahil ang hot spring dito ay may init na umaabot hanggang 42 degrees Celsius. Woo! Pero ang ganda! Una, medyo mainit talaga pero pag nakalubog ka na, relaxing sa katawan. Nakakagaan ang pakiramdam lalo pag sa pagkatapos ng trabaho is talagang nakaka-relax. Pinadayo namin ito kasi one of a kind lang ito dito sa malapit dito sa, especially sa Villasis. Para sa Pangasinan, ilan lang ang malapit dito eh. Kaya ito yung pinupuntan namin. At saka hindi ko naman first time dito, talagang dinadayo namin ito. Kasi sabi nga nila ito, nakakagamot ng mga sakit-sakit o nakaka-relax. Kasi pagkatapos mong tapos mong umahon dito, nakaka-relax talaga. Kaya mas dinadayo. Gusto ko sanang itry ang isa pang zipline na mayroong 1.4 kilometers na haba, pero meron silang weight requirement na 60 kilogram at hindi po tayo pumasok. Sabi pa man din nila na sa zipline na ito ay almost 2 minutes kang nasa ere, kaya sayang. Pero ang itatry na lang natin ay ang 620 meters na isa pang zipline dito sa Balungaw. Tara, samahan niyo ako! Mama! 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 Wait lang po! Wait lang po! Wait lang po, kuya! Okay, ready naman? Ah, hindi po! Sige po! Mama! Mama! Ayoko na po! Ay! Masaya! Ah, bigla niyo po! Noong una, sobra siyang nakakakaba. Nakakapakilabot. Tapos pag nasa gitna ka na, doon mo ma-feel na sobrang ganda pala talaga ng Balungaw kasi doon mo makikita yung magandang view ng Mount Balungaw. Pero pag nasa dulo ka na, parang hahanap-hanapin mo pa rin yung feeling. Siguraduhin handa ka din sa akyatan kung pipiliin mong masubukan ang 1.4 kilometers na zipline dahil may aakyatin ka ditong 200 steps bago marating ang launching area. Handa naman ng mga mababait na stuff na i-assist ka sa mga activities na gusto mong masubukan.
Sa dinami-rami ng activities dito, ang Mount Balunggaw pa rin na may taas na 382 meters above sea level ang tunay na sentro ng destinasyong ito. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang gumalaw at magpunta dito sa Balunggaw. Wait lang. Ito, kuya. Nakakatanggal siya ng angas. Akala ko matapang ako, hindi pala. Pero worth it siya. And feel ko ulitin ko pa siya by next 10 years. Naniniwala. Kumusta ang experience? Yun nga. Nakakatakot siya. At first, pero I feel like uulitin ko pa nga siya. After 10 years na, kapag malakas sa loob ko, nakakatanggal siya ng angas. Wait. At first, talagang mayabang pa ako pagdating dun sa taas, no? Pero, my gosh, a matter of second, pag nasa gitna na ako, nanginginig na ako na para akong bata. Ikaw, kamusta? Yung pangalawang experience? Mama ko. Mama mo? Pero guys, it's worth it. Right? Worth it. You must try. Nakakanginig ng tuhod. Yeah, let's go na dito sa Balunggaw Hilltop Adventure. Speaking of adventure, paborito ko naman ang mga river sa San Nicolas. 30 minutes galing sa town proper, mararating mo na ang Sitio Puyaw gamit ang arkilang tricycle sa halagang 150 pesos. Nagsisimula na makilala yung lugar namin. Ang approximate na kahaba mula doon sa bayan ng Kayapa hanggang dito sa bayan ng San Nicolas, 30 kilometers. Kapag summer, medyo mababaw yung iba. Pag tag-ulan, mga approximate ba 5 meters yung taas ng tubig. Actually, kapag may pumupunta dito yung mga naliligo, mayroong mga nakabantay, barangay tanod, mga barangay council na nagbabantay. Sa mga nagpaplanong maghapong magtampisaw sa Puyaw River, may cottage for rent din sila na pwedeng arkilahin sa halagang 500 pesos. Maganda po naging view ko. Ano po maganda yung tubig sa kamatamig? Kasi po, mas gusto po kasi namin dito yung tubig po kasi galing sa bundok. Eh, kumbaga fresh po na napapaliguan. Saka kukunti po yung mga tao. Kumbaga hindi crowded na ibang pinagliliguan na maraming nagsiswimming. Ganun. Dito po, chill lang. Punta po kayo dito sa Puyaw River, dito po sa San Nicolas, Pangasinan. Dito po yung pagpatagal ng stress po natin sa buhay. All goods po.
Iimbitahan po namin kayo na subukan yung kumasyal dito para maranasan yung kung gaano kaganda yung lugar namin. Hindi lang ito ang pinagmamalaking ilog ng bayan ng San Nicolas. Kaya naman pupuntahan pa natin ang isang dinadayong ilog dito. Kaya tara! Pagkatapos natin lumusong sa Puyao River, susubukan naman natin dito sa San Rafael West, Sabangan River, na kilala din bilang Hot and Cold River. At kung bakit, malalaman natin yan mamaya. Mula sa town proper, mararating na ang Sabangan River sa loob ng 5 to 7 minutes sa halagang 80 pesos. Ito, dati na noon, bata pa kami, kilala na itong dinadayo ng mga tagabayan. Galing sa kalsada, maglalakad ka papunta dito. Kaya ngayon, nung nag-boom to, nung nagawa na itong kwan, pwede nang darating dito yung mga sasakyan, kaya nag-boom. Kasi drop-by na lang. Itong paliguan, magandang tubig, malinis. At saka yung mayroon din isda, gusto nila yung isda dito, yung bunog at saka jumping salad, saka fresh yung tilapia, masarap. Saka yung kangkong at saka gabi, yung daludal. Masaya, maganda, kaya ang effort ng Barangay Council, kaya nagtutulong-tulong kami na pagagandahin namin to. Sa maghapong pag-i-enjoy sa Sabangan River, may cottage for rent sa halagang 500 pesos mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yung cottage owner, pasabihan lang na yung mga basura, disiplinado naman sila. Pinapaano namin yung mga CBO na puntaan, tignan yung pan. At saka may curfew araw kasi nung pinabayan namin, hanggang alas 10 na sila, nagsiswimming sila, kaya alas 7 na lang ngayon. Maganda po, nakaka-relax po. And as a student po, nakakawala po ng stress sa mga pag-aaral po. Piliin po natin na mag-relax po rito sa Sabangan po, sa San Rafael po. Pumunta mga tao dito naliligo, sir, dahil malamig daw dito sa sariwa ng tubig dito sa amin dito sa San Rafael. Okay naman po kasi mas malinaw po dito tapos hindi maraming gabi. Kaya okay. Pwede rin sa bata dito at pwede din sa matanda. Ire-recommend ko po ito kasi since mura po yung cottage, tapos po, libre naman po yung pagligo dito. Wala ka nang babayaran. Entrance po. Alam niyo ba kung bakit din siya kilala bilang Hot and Cold River? Dahil si Sabangan River ay natural na bukal at katabi nito si Agno River. Sa umaga, si Sabangan River ay mainit at si Agno River naman ang malamig. Pero habang papahapon, nagpapalit sila ng temperatura. Si Sabangan River naman ang lumalamig at si Agno River naman ang umiinit. Dahil nagmi-meet halfway ang dalawang river na to dito sa San Rafael West. Alam niyo ba na ang San Rafael West ang isa sa major supplier ng bayan when it comes to different raw products tulad ng bunag, shrimps, tilapia, gabi at kangkong na dito mismo makukuha sa anumang oras. A beautiful place with a very interesting story. Yan ang hatid sa inyo ng Sabangan River. But worth it nga pasyalan ang mga ilog ng San Nicolas. Pero sure akong nakakagutom yan. Yes, food. Isa sa maipagmamalaki ng ating probinsya, ang masasarap na pagkain. I second the motion. Alam mo ba na sa Villasis, isa sa kanilang food trip ay ang Miki? Kaakibat na ng pangalang Villasis, ang meriendang Miki. At isa sa mga dinadayong Mikihan dito sa bayan ay matatagpuan dito sa Barangay Pulay. Naipakilala ang Miki sa bayan noong taong 1975 sa palengke bago pa man ito nailipat sa kinaroroonan nito ngayon.
Si Nanay Cosme din nga ang nagpakilala nito at tinuruan na lamang ang kanyang mga anak. Isa na rito si Kuya Domingo na siyang gumagawa ng kanilang noodles. Sobrang lasang-lasa mo yung noodles at sobrang linamnam nung sabaw. Sa halagang 10 piso, meron ka ng regular na Mickey. 25 pesos naman kung may itlog. Anli sabaw na rin ito. At para mas kumpleto ang experience sa pagkain ng Mickey, kumuha na rin ng puto sa halagang 10 pesos. Perfect na perfect talagang combination ang puto at Mickey. Tiresipe na nagkapumat lang dyan. Ilocos nga nangalaan mi sa da kami ka kuha kami mati Ilocos. Na kan may sa nalaka. Amuyo damat siguro ta naramanan dakat na imas. Bukas ang kanilang mikihan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Mickey? Meron din yan sa San Manuel, di ba? Yes, but aside from Mickey na may sabaw, sa San Manuel, marami pa silang produktong Mickey maihahandog sa mga bibisita. The closer to nature, the better the food. At ang bayan ng San Manuel ay pinagpalang tunay ng mga likas na yaman. Dito sa Barangay Flores, isang produkto ang umuusbong at unti-unti na ring nakikilala at nagpapakilala sa bayan. Ang Mickey. Pero may twist. Kung anong twist yan, alamin natin. Nag-start po kaming gumawa ng Mickey. Maliit lang po muna na kilo, ilang kilo lang. Mga October 2017 po. Na-encourage po akong i-incorporate ang marunggay carrot sa aming Mickey. Gawa po sa mga bata na mahirap pakainin ng gulay, mas masustansya na pagkain para sa mga bata. So yun po yung nag-encourage sa akin na ihalo si gulay sa noodles namin o sa Mickey namin. I'm so happy and I'm so overwhelmed talaga na yung effort namin na makagawa kami ng Mickey is nakikilala na at na-appreciate na ng madla. Normally po sa isang kilo namin or 1,000 grams is 100 pesos po. Sa wholesale, mas mababa po siya. Kaninang umaga, blinanch po sa mainin tubig, hinalo sa arena at magiging ganyan na po yung kalalabasan niya. Pero pagkatapos pala ng machine, ilalagay na natin siya dito para mag-cutting. At dito na yung pinaka-nakaka-enjoy na part. Kasi parang kapag naglalaro ng Play-Doh. Nagaling! Nag-enjoy ako. Ano pong mas mabenta? Yung lapad o yung pino below? Sa pino po. Ayan, taos na. Makakakain po tayo ng masarap at masustansyang noodles na malunggay. At kung gusto nyong matikman ang masarap at masustansyang Mickey na ito, tara na at subukan nyo na rin to. Ready na? Tara, tikman na natin. Sobrang lasang-lasa mo yung malunggay at yung kalabasa. Sobrang sarap at masustansya.
When it comes to gastro-tourism or kinatawag natin food tourism, napakalaking tulong ito sa turismo ng San Manuel kasi hindi lang napapakita yung parang typical na merienda, kundi napapalabas din yung pagiging creative ng mga San Manuelians. Ang mga future plans namin sa mga ganito ay, of course, matulungan sila para mas maparami pa yung mga gumagawa ng upgraded na merienda na dito nyo lang po matitikman sa San Manuel. Yung Mickey po na ginagawa namin, ang shelf life po niya, ito matagal hanggang 3 to 4 months po. Kaya pwedeng-pwede po siya sa mga gustong pampasalubong, pwede po kayong bumisita rito para bilhin na po lahat ang aming Mickey. Mula sa traditional na Mickey to something new and special, ang San Manuel ay hindi lamang biniyayaan ng magandang kalikasan, pero biniyayaan din ng mga skillful and creative people katulad ni Ate Lourdes. Kaya sa inyong pagbisita, huwag kakalimutang magbitbit ng Mickey Malunggay at Mickey Kalabasa. Talaga namang nakakataka mo. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang masasarap na delicacies dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events. And many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Sa bawat bayan ng Pangasinan ay may kanya-kanyang specialty ng delicacies. Tama ka dyan, Yana. At sa bayan ng San Nicolas, latik ang bida. Hindi rin papahuli ang San Nicolas sa masasarap na pagkain. At dito sa Barangay Santa Maria West, isang kakanin ang kanilang pinagmamalaki, ang kakaning latik. Tara, tikman natin. Hi, Mami! Hello din po, sir. Balita ko, Mami, masarap yung kakaning latik na dito, ha? Win, sir. Masarap po ang kakanin po namin dito. Pwede ko bang tikman, Mami? Win po, sir. Masarap nga, Mami. Ano bang special nitong latik nyo? May raming cheese na inilalagay ko. Magkano kaya to, Mami, kapag halimbawa may order sa inyo? 1,000 na, sir, pagka ano. Kasi special na rin po yun, maraming cheese. Grabe, Mami. Sobrang sarap. Halos 3 henerasyon na din, naging tradisyon ng pamilya ni Ate Rowena ang paggawa ng latik na pangkabuhayan na nila. Ay, taga-bayan yung nag-order po. Pinupunta din po nila sa ano, sa ibang bansa, ganyan. Marami din kung saan-saan din nakakarating sa yung ginagawa naming kakanin.
ay masarap sa pakiramdam, sir, kasi maraming tumangkilik sa kakanin namin kasi masarap daw. Dahil sa latik na kilala ang barangay namin, bayan namin ng San Nicolas, masarap na produkto ng barangay namin. Itong latik na to, lahat ng okasyon, hindi po nawawala yan. Lasang-lasa mo talaga yung cheese at yung gata nito. Totoong napakasarap ng latik. Wow! Parang gusto mong tikman yan. Perfect with kape, lalo na sa malamig na klima ng San Nicolas. Pero sa Balunggaw, patupat ang sikat. Kasing tamis ng mga ngiting sasalubong sa'yo dito sa bayan ng Balunggaw ang produktong mai-enjoy mo at paniguradong pati na rin ang mapapasalubungan mo nito, ang patupat. Hintayon ka, Ilian, ramanan ti patupat ti Balunggaw. Kimas! Sa dami ng patupat na matatagpuan at matitikman dito sa probinsya ng Pangasinan, may kakaibang alok ang minatamis na ito dito sa Balunggaw. Handa ka na bang tikman to? Kita niyo yun, gimas! Ate, tumatak! Yung paggawa ng patupat is matrabaho siya kasi mag-uumpisa ka sa pagtatabas ng ganito, which is tatabasin mo siya into strips. And then yung proseso ng pag-weave, it takes time, kaya matrabaho siya. And then after this, pag na-weave mo na siya at na-forma mo na siyang ganito, maglalagay ka ngayon ng malagkit. Ilulubog mo na siya ngayon sa tuba, which is tuba talaga yung ginagamit namin panluto. Yung tuba kasi hindi siya gaanong matamis, and then meron siyang certain aroma doon sa pag na tuba ang ginamit ng panluto, iba yung aroma niya. Mahirap po siya kasi buwis-buhay, kasi aakyatin mo yung hanggang sa makiat mo doon sa taas, and then doon ka mag-extract sa pinakataas niya mismo. Doon siya ine-extract yung tuba juice. Kumbaga naman sa mga kaninuninunuan. And then, ito kasi yung pinaka-common dito sa lugar namin, which is Barangay San Aurelio First, Balunggaw. At ito yung pinaka-ano namin, kilala dito sa amin, dito sa aming, kumbaga, simpleng munisipyo. Kahit pa paano, nakakapag-provide siya nung sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Meron din kahit pa paano na konting naisisave. Nilakihan namin ng medyo konti ngayon, 5 pieces na. And then, ang benta namin is 50 pesos per bundle. Araw-araw, bagong gawa ang mga patupat na madadatnan dito dahil madalas ay sold out ang mga ito. Sa Barangay San Aurelio First, dito sila yung mga karamihan dito na residente, sila yung nagluluto ng patupat na niluluto sa sweet tuba. Ito yung naging unique sa kanya kasi karamihan ay sweet, yung sugarcane ang ginagamit, pero dito ay yung sweet tuba. And dito lang sa iisang barangay mo lang siya, yung bang skills ng pagluto, ng pagkuha ng sweet tuba at pagluto ng patupat, luto sa sweet tuba, ay nahand lang ito sa iisang barangay. 3 days ang shelf life ng patupat without refrigeration, pero mas tatagal kapag nairef. Umaabot na nga rin sa ibang bansa ang mga patupat ng Balunggaw. Basta may steamer o microwave, mai-enjoy mo ang minatamis na ito kahit nasan ka pa. If ever man po na mapadpad po kayo dito sa aming municipio or sa aming barangay po, subukan nyo po yung patupat namin kasi kakaiba po siya. Perfect na pampasalubong yan, ha? I'm not done with the delicacies yet. Natikman mo na ba ang special tupig ng bilisis? Ako, hindi pa. Pero napanood ko na natikman mo eh. Masarap ba? The best! Sa pagitan ng kanilang bagsakan at ng kanilang munisipyo, makikita ang hilera ng mga nagbibenta ng tupig.
Ang tubig ng Villas is one of the best special tubig na meron. Hindi mo siya makikita sa iba kasi yung iba maliliit lang. Dito special talaga siya. Kaya napakasarap at talagang pwedeng pampasalubong kahit saan kayo pumunta. Hindi siya gaano matamis ate, pero yes. Sarap. Lambot. Ang init. Ang init pero ang sarap. Bukas ang mga bilihan ng tubig mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Kilala rin po ang bayan ng Villas East kasi nadadaanan ng buses, public transportation at tubig po namin malaki talaga. Sa susunod na pagbisita nyo dito sa Villas East, huwag kakalimutang bumili ng tubig pampasalubong. Ate, pabili po ako nito ng isang box. Okay, ma'am. Ang isang box po natin, 100, ma'am, 17 plus 1 yun. Balit 18 pieces. Isasama ko yan sa aking go-to food trip and pasulubong list yan. Correct ka dyan! Pero ang mas dapat talaga nating inuuwi whenever we travel ay ang mga experiences at mga mumunting detalye sa bawat bayan. Mga kwento na napagkakabuo ng bawat buhay at komunidad sa ating lalawigan. Mga bayan na sinubok na ng panahon pero patuloy umuunlad at umuusbong. At syempre, mga pagkain at produktong maipagmamalaki natin noon at hanggang ngayon. Sana sa next travel ko ay kasama na kitang tuklasin ng iba pang mga kwento. G? G. At sabayin nating patunayan at ipagmalaki na tunay ngang ganda mo, Pangasinan! For the run!